Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, hati na rin, ang Milenios ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenios ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice, yes, stop. This is iRadio, Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang-kita sa mga mata sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang kunahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pahiralin. At ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y natahanan pa. Kaaway ay mahalin at patawarin mo na. Pagkat pagmamahalan ang dapat manguna, galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pahiralin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, sigurado nga siya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagka tayo unang inibig niya, regalo, hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, magsaluhan ng Noche Buena, magdasal, magpasalamat sa kanya. Kasi ang tiyak hindi mawawala, sayawan na para bang nagwawala. Siyempre, kanta hindi mawawala, palaro sa mga bata at matatanda. Lahat yan talaga naman nakakatuwa, sa alaala hinding-hindi kakawala. Pag-ibig sa kapwa, yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwi na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pahiralin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio na naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Woo!
Good morning, guys. Good morning, Philippines. Ito po ang iRadio. Araw po ng Thursday, bali Friday naman din sa inyo, October 26, 2023. Magandang gabi, Los Angeles. At ngayong gabi ay Thursday, makakasama naman natin si Pastor James Valdez para sa salita ng buhay. We have 59 days na lang. Oh, tama, 59 days na lang at Christmas na. Aba, bali 2 months na lang yan, bali. No, kulang na isa, may utang na tayo. Bali, dito sa amin, 60 days na lang, sa inyo 59 days. Don't forget, next week po, mag-uumpisa ang iRadio ng mag-move backward kami. No? So 11 a.m. ang umpisa po dyan. That is November 3. Tamba? 6. Yan. Wala po si Mamsi ngayong araw na ito kasi po nagbakasyon na naman siya dahil kasama niya ang kanyang mga friendsters. Siyempre, alam niyo naman, si Mamsi ay mahilig na mag-day off ngayon kasi pagka ganyang tumatandaan na talaga. Andiyan pala siya. Oh. Wala. Ha? Wala. Akala ko wala. Ano sasabi mo dyan? Bising-busy lang ako dito. Ito naman. Nagpapakit lang. Baka... Ay nako, wala lang pag-asa yan. Ako talaga. Ayan. Siyempre, busy-busyhan as usual. Ba't ganyan ang buhok mo? Eh, I woke up like this. Para kang manikang hindi sinuklayan. Oh. I woke up like this talaga. Alam niyo ba? Pagising ko kanina umaga, kasi nag-shampoo ako kagabi. So natulog ako, medyo basa pang buhok. Pagising ko, ay nako, malilate na ako. Ay nako. Ginanong ko lang. Ayan. Ayan ang kinalabasan. Yeah. Kanina nga mas gulo-gulo pa nga yan eh. Uso yan ngayon. Pumasok akong ganyan. Uso yan ganyan. Ngayon yung kaya ganyan ko lang yan. Headband lang. O, di ba? Tama yan. O, ganyan lang. Halloween kasi. Ayan. Okay na yan ganyan. Ganyan lang. Ganon ganon. Ay, mga undas pala. O. Oh. Oh, malapit na. Yung mga uwi ng probinsya, nako, magsipag-sipag na kayong magbibiyahe dahil mahirap pong na, sakayan ngayon. Oo. 2,000 po ng navigation security po ang paano ngayon naka-deploy. Ah, ganun. Dahil sa itong undas at saka yung SK. What's undas? Undas. O yung araw ng mga patay. Di ba ano yun? All Saints, oh, All Souls yun, Day. Tagalog yun, mm-hmm. Undas. Oh. Ay, ganun? Malalim na Tagalog. Tagalog ba yun? Oh, araw ng mga kaluluwa, ikaw nga. Ganun. Undas? Di ba ano yun? Spanish? Hindi. Tagalog. Malalim na Tagalog yun. Oh. Sa Spanish, ano ba yun? Espiritu. Ano? Si ano yun? Si ano yun? Si Coco. Di ba yung time ni... Si Coco. Ano? Yung panahon yung cartoons, sa mga ano, yung animation. Si Coco. Oo. Yung ano, yung batang mahilig maggitara o kumanta. Ang ano pala no, sa mga Spanish at sa mga Mexicans, pagdating ng mahal... Los Muertos naman sa ano nila. Ano ba ito yun? Ano tawag sa Piyesta ng Patay? Los Muertos. Piyesta ng Patay. Ano, lahat ng mga namatay. Undas. Lumalabas sila. Nagpupunta sila doon. Basta maglalagay ng picture. Picture nung namatay. Yun ang kanilang ano. Eh si Coco, yung ano nga, namatay na kasi yung tatay niya, di ba? Lolo? Hindi, as tatay niya. Ay, mga parents. Oho, hindi makalabas kasi walang naglalagay ng picture. Ganon. Kaya, si Coco, siya palang Wida yung matanda. Siya si Coco. Sinong palang pamilya niya na maging musikero sila? Ayaw, kasi doon namatay yung ano. Si ano, yung tatay niya. Namatay. I don't know, but hindi yun. Hindi tatay, lolo nga yun eh. Oo, pero, yeah, lolo nila. Asawa nung ano, nung si Coco. Siya si Coco, yung matandang babae. Si Mama Coco. Mama Coco. Coco. Papa. Nagsalita na bigla. Alright! Hindi ko pa, nagugulo lagi yung buko eh. Gulo na nga. Ayan. Magandang. Magandang po tayo lahat. Ayan. Whether they like it or not. Ayan. Ako'y masaya dahil bukas ay Biyernes na dito. Friday. O diba sa kanila Friday na doon? Yun. O diba ang saya sa kanila weekend na, oo.
Yeah, it's Friday na. Thank yeah. God, it's Friday. Pilis ang panahon, ano? But it's not only Friday that we should thank God. 60 days na lang, Pasko yeah. na. Every day, we should always thank God. Yow, yow. Ganon. Oh, ganon. Yan, si Baby Coco niya, yung Baby Coco. Kala ko si Coco Martin yung pinagabi mo. Kanyang Baby Coco. Ano ba naman itong buhok ko? Oo. Oh. Ayan. Okay. Umati na ito. Alright, magandang-magandang. Maganda ulit tayo. Maganda umaga po sa inyo lahat. Ang iyong mamshi ay super-super busy. Stress pa sa trabaho, pero okay lang. Hindi ko sila pinapansin. Pinapansin ko lang yung trabaho ko. Ayan. I am there to work. Diba? Ganun lang yon. Why do we work? Because we need to work. Because, syempre, bakit tayo nagtatrabaho? Para makapero. Yan. Diba? Para magkaroon ng anda. Anda to. Oo. Kasi sabi ni Lord eh, six days tayong magpapagod at pagdating ng Linggo, magre-rena. Ang Sabat day ay para sa Panginoon. Ayan, yo, tama ba yun? Ganun. Yan, ganun. Kaya trabaho lang tayo ngayon, trabaho. Pagdating ng araw para kay Lord, eh, ibigay na natin sa Kanya yun. Ganun dapat. Yun, buong araw hanggat maari. But, hindi naman kailangan yun lang yung araw na yun. But every day, we should thank God for everything that we have, for all the blessings that He's pouring to us, all, how do you say this? Yung mga prayers natin ay sinasagot niya. Hindi man ngayon, maaring bukas, magantay lang tayo. Yan. Sabi nga eh, God's delay to our prayers is not denial. We just have to wait. It's not in our time. In His time, lahat ay mangyayari. Okay. Okay, again, ito po ang ating mga nag-check-in ngayong araw na to. Hello kay Pastora Mary Grace Bow. Good morning po, Pastora. Maridet Gamos. Tisay Heart. Marichu Gamos. Bing Pascua from Dubai. Hello, kaka. From Dubai, Dubai. Maya pala na kaka po. Siyempre, Marilo Napire. Rachel Joy Bunete. Hello. Rejoice Harfelia. May kumaring beautiful Jen Nunez, the beautiful Pastora, at ang mami ng lahat, Mami Pastora Floster Cordero. Hello, Mami Floster. Good morning po. Clang Clang Ramacula. Juvina Hovina. Hovina Turaray Malena. Oh. Ayan, taga saan si Hovina Turaray Malena. Welcome po sa iRadio. Rose and Lopez Velasco. Anadja Sawyer, Johnny Abelong. Yeah. Ayan, sino pa ba? Okay, pakishare naman natin ang iRadio sa inyong share, mga friends. Share. Yeah. Joyce Mendoza. Ayan, anak niya si Baby Coco. Ayan. Si Mama Coco, at saka Baby Coco. Si Baby Coco. Please, can you speak Tagalog? Yes, gusto mo Ilocano pa eh. Nyamatan. Ilocano. Mary Gillette Rudelas. Mary Gillette. Okay, sino pa ba nag-check-in sa atin dito? Johnny, yan, tawag ko na Ginawan Abelong. Thanks God at nawala na po sa akin ng baby Coco. And thanks to all your prayers, Coco. Guy, yeah. For healing my baby Coco. Ayan, syempre si Lord ang nag-heal kay baby Coco. Baby Coco. Kahit na kahit niya si Baby Coco. And from Tugigaraw, Edsel Kinaguran. Tugigaraw mami, tama. Hello, Edsel. Kinaguran Banataw. Hello, yeah. hello. Okay. Congratulations. Praise God. Yan. Nadininig ni Lord yung ating mga prayers. Diba? Kaya, huwag tayong ano, hindi naman agad-agad sumasagot si Lord. Minsan may mga hintay. In God's time, Lord. Everything is in God's time. In His time. Mm-mm. In this ating time. Diba? Ayan. Diba? Yeah. Yung buhok ko,
Ewan ko, kasi ang buko ko talaga ay espunghado, sabi nila. Espunghas. Yung may konting kulot-kulot. Kaya, yeah. Ganun din. Kaka kulot-kulot. At ganun. Ganun. Pero dati, maniwala kahit hindi, nung ako yung bata-bata, ang buko po ay sobrang kapal. So wala siyang time na kumulot. Straight po ang buko nun. Pero makapal. Kapal ang buko nun, Siti. Oh. Pero once you get older, nagiging ano yun, maninipis. Dahil siguro yung ating mga anong tawag na, mga hormones, whatever, kung ano ba nagpapanipis ng buhok natin. Pero okay pa rin naman. Kaya do something, kung meron pa yung mga aloe vera dyan na tanim, yan, tanggalin yung laman, tapos i-masamasahe nyo sa buhok nyo. At yung napakaganda, yung langis ng nyog. May langis ng nyog ako galing from the Philippines. Ano, amoy mo talaga ang bango. Ano, binigay lang nung ka-coworker ko. Pag ano may time ako, pinapainit ko sa microwave. Konti lang, wag naman yung mainit na mainit dahil madaling uminit yun. Tapos kumuha kayo ng ano, cotton balls. Ilagay niyo ganun, tapos imasahin niyo dun sa anit-anit. Para bumalik yung moisture ng ating mga anit at mawala. Lalo dito ngayon, pag lumalamig ko ay nagkakaroon ng katikati sa buhok dahil nagda-dry. Ayan, kaya gumagamit ako ng ganun. Ganun lang, at pwede rin kumapal ang inyong mga hair. It's gotta be the hair. O diba? Mm. Tingnan nyo si ano, si Rosie Culibao. Hello, Rosie Culibao. Andiyan si Rosie, oh. Ayan. Tina Tabernilla. Hello, Tina. O diba? Mamsi, kamu-kamu pala si Maricel Soriana. Ayan, oh. Grabe makatiri ito, oh. Dati naman, kami ko daw si Ate V. Yar! Grabe siya, oh. Ayan, sabi ni, minsan-minsan lang makapanood mga mamsi at papsi kasi pinagtsatsagaan na lang yung cellphone kong sira. Oops! Sino? Wala pagtsagaan. Okay lang yan. Sino may... Si Edsel, kinaguran ba na tao? Oh. Ayan. Magkakaroon ka din yan. Ipon-ipon. Pray mo yan. Pag-pray. Yeah, malay mo. May maligaw na telepono dito. Ayan. Pag may kumatok sa pintuan namin na ano na... telepono dyan, bibigay ko sa'yo. Kumakatok yung telepono mag isa siya. Oh, yun. May doorbell na ata siya. Oh, yun. Ayan. Buksan mo, baka yung cellphone kumakatok. Pero alam mo, nung pumunta ako dito sa America, that was 1999. 1998. Ah, 98 ba? 1999 pa. Well, ano, meron ba akong ano nun? Wala yata akong cellphone na yun. May cellphone na yata ako dati. May cellphone na ba ako dati, City? Yeah. I think yung, alam mo yung malalaki pa. Yung medyo malalaki pa. Ayun. Ano, talaga, tapos sa opisina namin, kasi sa Krami ako, yung mga cellphone nun, malalaki talaga. Yun, malalaki yung mga cellphone nung araw. Tapos, di napunta ako sa Amerika, hindi pa uso gaano dito ang cellphone. Pero nauna na dyan sa Pilipinas, di ba? Nahuli dito, imagine that, pati yung mga texting. Ano lang yan? Hindi yan ganun katagal. Compare dyan na yung mga tao, grabe mag-text, so hindi tumitingin, gumagano-ganun lang, oh. Kabisado na nila. Dito, late na yan. Late nang dumating ang mga ano dito, yung mga pagte-text-text. Ayun, hanggang sa, paliitan na ng cellphone, ganyan na lang, oh. Ganyan na lang ang mga cellphone. Tapos bumalik naman, malaki na naman. Sa susunod, ano kaya ang susunod na cellphone? Mm. But anyway, the thing is... Merong dati rito, yung cellphone nyo nagkabasag-basag. Pinalitan natin ang cellphone nyo. O ano, kaso nangyari, nagbasagan sila ng cellphone. Sino? Ng cellphone dito. Cellphone capital of the world ang Pinas. Matatanda mo yung ano, yung cellphone na binigay natin doon. Ah, yung si cellphone ano, kayo. Oh, basag daw yung cellphone niya, di ba? Ay, talaga naman super basag yun. Oh, durok-durok na ngayon yung screen niya. Pinakita sa amin. Naawa naman kami. Pinalitan namin yung cellphone niya. Kaso yung mga iba, nagbasagan din ang cellphone. Ha? Patay kang bata. Basag din yung cellphone nila. Ganun talaga. Kaya mo, pag-train niya. Ah, ito yung estudyante, si Edsel.
si Edsel. Hello, Chris, Felisa Biando. Hello. Estudyante yan, si Edsel. Ayan. Okidoki. Kasi nababaksak siguro yung cellphone nila. Ang cellphone ko to, laging nababas, lalaglag to kaya nilagyan ko na gantong cover. Actually, may basag na yun sa gilid eh. Ayan. Isa pang basag yan. Tapos, mawawala na sa akin to. Lagi nalalaglag cellphone ko. Ang bigat-bigat sa bag. Nainis ako. Ay, tina mo. Saan ba? Ba't wala akong iReady dito? Meron lalabas na bagong cellphone ngayon. Yung, ano yun? Gawa ng Samsung. Cellphone, eh. Yung cellphone na yun, eh, hindi nababasag ang glass niya. Talaga? Yari doon sa, meron siyang parang plastic na, plastic cover siya talaga. Protection. Oh. Para mabaksak man siya, hindi siya mababasag. Parang glass ng mga kotse. Aba? Yun, mga ganun. Ayan. Okay, hello kay Rose and Lopez Velasco. Hello, Rose and Lopez Velasco. Okay. Chris, Chris Felisa Biando. Oh, yeah. Ayan. Kaibigan niya ito ni ano, ni Eka, Andes, Bala. This is you when you're ayong, sleeping. Ayong natawag natin dito yan, di ba? So be good for goodness sake. Tapos battery din ng kotse, nanay, ano? Battery din ng kotse yung gamit. Anong battery? Sabi ni Rachel. oh, ba't mahina ng battery? Battery ng kotse. Pwede yun. Yun na nakabit sa telepono niya. Why not? Choke nut. Nandi sa... yeah. Asawak-awak niya yung cellphone niya. Alagay mo sa likod ba? Kami mo lagyan ng backpack na lang. Naka-backpack. Alagay mo na strap na ganun. Aba, hindi ka maubusan yan. Ganun yun. Para ano? He knows if you've been bad. Ay, saka magpunta, dala-dala mo yung battery. So be good for goodness sake. Hindi ma-drain. Sabi ni Joyce, naayos na daw niya yung LCD ng cellphone. Hindi na daw nagahang. Aba, nang marunong siya magpalit ng ano, ha? Ng screen. Oh, yung screen ko may basag na eh. Ah, kasi nababaksak mo. Oh, pero may takot naman siya. Okay lang. May cellphone pa ako doon. Dahil ayaw ko. I-try ko, baka mag-iPhone. Hindi ko gaano kasi ano, iPhone. Bahala na. Maghahanap ako ng mga cellphone sa opisina. Bahala na si Batman. Alam mo, maraming iPhone doon. Pinagtatapon na lang nila. Eh, bawal, di ba? Bawal. Hindi. Yung mga ano, ang tawag e-waste. Oh. Gagawin niya e-waste. Hingin ko nga yung mga yun. Mm-hmm. Sabi ni... Yeah. Ewan ko kung nakalock yung mga yun. Sabi ni Tina, cellphone ko di ko pinabalitan hanggang gumagana pa kahit basag sa harapan. 6 years bago magpalit ng cellphone. Ay, yeah. 6 years? Okay naman yun. 2 years. Dito, 2 years lang. Palit agad. Eh, basta ba po pwede pa? Diba? Yun naman yung pala. Ano pala hindi po? Po, hindi po pinaayos lang po. Nilambing ko po si husband. Siya may pera, ako po kasi wala. Wala. Siya may work, ako po wala. Ha, mahabang lambingan po. Sabi ni ano, Joyce. Siyempre, lambing-lambing. Ayan, get well son, Pastora Ellen Ocampo. Nasa ano yata siya, ospital. Thank you po, Mami Closer. Yeah, get well soon po. Hello, hello sa mga taga-Sipag. Hello, taga-Antipolo. Hello sa Quezon City. Hello sa Teresa. Sabi ni Mami Closer, Papsi, pag po may napulot kang iPhone, pwede po. Kumagalala, mother. Sa anniversary ng iRadio, mamimigay tayo ng cellphone. Wow! Talaga lang, ha? Pag-pray lang yun dyan. Ano lang po? Plano yun. Bala na si Lord. Pag-pray natin yun.
Di ba sa Pilipinas, pagkapano mga cellphone doon? Ay, mahal. May 3,000, maganda yun. Mga kasi mga, depende sa klase. Maganda yung mga original. Matagal ang buhay. Pero pagka made in the, ano. Eh, masyado namang mahal naman yun. Made in China, yun, madaling masira yun. Mga Huawei. Ako po, basag-basag na din cellphone ko. Wala nga, sinasabi ko. Ay, si Rosie. Nagkakabasagan na ng telepono. Ay, sinasabi ko, naumpisa na naman eh. Huwag niyong basagin yung mga cellphone nyo. Ah, 4K nyo. Daw. Oh, not bad, 4K. Anong 4K? 4,000? Oo. Oh. Maganda na yun. Kasi kung hindi nyo naman gagamitin sa mga negosyo, o kaya yung ano-ano lang, text lang, at browse-browse lang sa Facebook, I think you don't need the expensive cellphone na gagastos ng 20,000. Ano kasi yung cellphone kasi, yung mga gadgets. Uh-huh. Ano yan eh? Mga necessity na ngayon yan eh. Mm-hmm. Sa ngayon, pero hindi ganun ka-importante. Pag ano lang, sabi ni Rejoice, babasagin niya na daw yung cellphone niya. Oy, hindi pa bayad yan. Eh, bayad na. Hello, hello, Celino Hamorabo. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Mga taga-Sipag. Imagine ko lang siguro pag namigay tayo ng iPhone sa... Lynn Salas. Sa Christmas party ng iRadio. Nako, sigurado magpapatayon. Wow, hindi naman. Grabe ka naman. Do or die. Antayin niyo lang pa. Mayawaan Diyos. Ayan nyo. Sabi ni Rodios, oy, fully paid na ako. Pachi. Ah, ganun. Oh, buti yun. Tama yun. Ingat. Marivic Lejano Cruz on the way siya sa Bicol. Subukan natin makaan ng cellphone sa pusi. Oh, station ID na. Ito po ang iRadio. Alinito. Ingat, Marivic. Para sa Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Sabi ni Joyce, grabe naman, patayon. Suntukan lang po. Sabi niya, joke lang. Kalma lang. Oh, patayon. Grabe ka naman, City. Kalma suntukan lang. Joke lang yun. Ayan. Joke lang. Sabi ni Regis, fully paid na kaya kukuha na bago. Ay. Pamigay mo na yung cellphone mo. Samsung yan, ha? Ay, nako. Samsung ba yung ano yun? Oo. Oh. Ako nga, hindi. Walang pangalan yung cellphone ko, eh. Ano yan? Pero maganda ang kuha. Walang pangalan to. Meron yan. Cellphone ko yan. O kaya nga, yun din cellphone ko. May pangalan pero hindi ganun. Ano yan, yung plus one. Oh. One plus ba? One plus, pro. Pro. Yeah. Ultimate. Ilang years na to? Ha? 2 years? More than ano? More than two years na. Ang ganda ng kuha ng camera niya. Ano yan, maganda resolution niya. Oo. Ano lang naman yan, tawag-tawag. Text, ganun lang. Pray lang kayo. May matisod si Pops yung mga lumang cellphone dyan. Sabi ni Mami Closer, ay, talo na po ko sa suntukan. Iyakan na lang po. Hindi suntukan yun. Ano? Wala yun. Joke lang yun. Pasarapan ng luto. Pagalingan ng luto. Hello, Edmalin. Kinaguran ba na ta? Hello, hello. Welcome sa iRadio. Pakishare naman ang iRadio sa inyo mga kumare, mga kaibigan mga dyan. Kumare. Mga kapitbahay. Brother Sammy Santos. Ayam ka. Kaambo. Ay, nagwawala na naman ang... Pachi! Nagwawala na naman ang Rejoice. Nagwawala. Hello kay Lynn Salas at ka Arthur. Nagpapansin yung bata. Pachi! Talaga, oo. Sabi, paano naman ako? Benta na lang natin cellphone mo. Palitan natin ang yung dikamot na gano'n, yung mga Nokia nung araw. Ah, mas matitiba yun. Oh. Meron pa ako yata nun eh. Oh, yun. Nakatago yung ibang cellphone. Meron nung kilalang gano'n, sinimento na nga niya. Buhay pa rin.
Laurelyn Sirato, hello. Parang ipis yung cellphone na yun. Ang hirap mamatay. Tumaki mo sinemento niya na yun, ha? Ay, mas matitibay yun. Yung mga Nokia, yung ganun, yung dekamot. Matitibay yun. Ah, sabi niya sa akin, tinumo, oh, buhay pa, may sinemento pa nga, kinakaskas niya ng ganun. Ganun ibibigay ko kay Rejoice. Susan, biton yung corpus. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa. Kami kumain na uli. Repeat history. Adobo with gata. Alam mo yun ang bibili natin pag naka-uwi tayo, yung adobo mix na gano'n. Wala, meron sa Amazon. Nakakahirap pa ng bilihan dito. Ayun yun. Gusto, kasi may na-discovery akong mix ng adobo. Ang sarap. Dato puti adobo mix na yan. Pininyahan. Merong pininyahan, may adobo, gata, spicy. Meron din. Yung gata, ang inano ko kahapon, niluto ko. Tapos nilagyan ko ng pineapple juice. Pineapple juice. Tatlong araw namin kinakain. Ah, mahina kami kumain. Konti-konti lang. Kanin namin na ganyan lang na... Anong tawag doon sa maliit na ano? Basta yung pinakamaliit na lutuan. Isang gatang lang. Na ball. Hindi, yung sa kanin kanina. Happy pa kami doon. Siguro si Rejoice isang tumpok na ganyan. Oy, grabe kaya pa na naman. O kaya si Rosie, ano? Kulibaw? Ay, hindi. Nag-reduce na nga yan. Gagabundok siguro kanin, ano? Uy, grabe ka. Judgmental ka, sweetie. Siguro lang, kako. Yun na rin yun. Siniguro mo, eh. Mami, magwawala yan. Tingnan natin. Kotse talaga gusto ko, eh. Unahin mo na Motolite battery. Oh, sige. Yun muna daw. Pag naging mayor ako, bibigyan kita ng... unahin muna natin sa gulong. Hindi, yung mat na lang sa ilalim. Oh, o, spark plug muna. Hello, Ate Berna. Hello, Kaka. Good morning. Ay, Merry Christmas sa inyo dyan. Sige lang, Pachi. Alipustahin mo lang ako. Dalawang buwan na lang. Ano? Ano daw? Kung saan ka masaya. Wow, talaga. Pa-consensya effect pa talaga. Alipustahin daw. Well, alipustahin daw. Samantalang ikaw na nga pinagbibintang. Chicken, pork, adobo na ginataan. Pinagbibintang ang ikawang paborito. At may pineapple siya. Yung adobo sa pinya. Adobo. Wow. Yun, masarap yun. At sunod gawa naman ng chicken. Kaso tinatanggal ko kasi yung okay lang ba, yung balat. Ayaw ko kasi na may balat. Sarap yun, ha? Kasama mo na yun. Kasama sa bilihan yun. Yun. Kasama sa timbangan yun. No? Dati nakachamba lang ako, nagluto ako ng adobong ano chicken. Hili ko kasi yung mga pak-pak. Nasunog. Naku, sabi ko, nasunog. Tapos nung ginain ko, ang sarap. Ay, sige, susunogin ko ulit. Ang sarap. Susunogin mo ulit, ah. Ang sarap pala. Kasi yung style ng ano ko dati, ng adobo ko, tinuruan lang ako eh. Ano, kapangpangan eh. Kapangpangan eh. Pinsap-pinsap eh. Kasi nung napunta ako dito sa Amerika, ang akala ko noon, hindi naman sa hindi ako marunong magluto. Kaya ko magluto na itlog. Hindi, yung ano ba yung niluto ko, nagluto ko ng giniling. Pinakuluan ko pa, dapat pala, hindi pala pinapakuluan. Ayun, hindi pala pinapakuluan yung giniling. Kaya nung niluto, durog-durog. Ayan, nasunog na daw yung ano, sinaing ni Joyce. Yan, nakaw. Okay, Sister Nell Dani Castro Valdez. At syempre, si Jan Valenzuela. Ayan. Hello, sister. Ayan, saka si Jan Valenzuela. Nasa trabaho yung si Jan. Ay, Sister Nell, sponsor yan. Sponsor yan. Saan? Dito, isa sa mga nagbibigay ng mga ano yan, kanilang mga donation. Laki magbigay niyan, minsan nagbibigay ng $300 yan. Pinakamalaking binigay niya, $1,000. $1,000. $1,000.
sabi niya nga sa akin sa Sunday. Huwag kang maingay, sabi niya. Iaabot ka yung swell, yung swell, ano yung sobre? Sobre lang. Oo, sabi niya, ang laman nito, mga $3,000. Sabi niya. Baka malaman doon ni Pastor James. Sabi niya, huwag kang maingay. Oo. Kaya, sikreto lang natin. Sabi, idagdag mo ito sa ano, sa mga gasusin niyo sa Christmas party niyo. Sabi ni Sister Nelda, Hoy! Sorry po. Nadulas lang po. Sabi ni Joyce, eto po naman usapan dito, kung sino po nakasunog, siya pong kakain ng tututing na sunog. Ano yan? Tutong. Ah, tutong. Mukhang mapapapak ako ng kapeng bigas mamaya. Nasunog. Sabi na, ayoko na, di na secret. Sabi ni... Wala pa naman ako sinasabi ko naman, matampuhin ka naman. Pero okay lang. Minsan malaman ng mga tao, yung generosity niya. Ah, generous naman yan talaga. Love na love ko yan. Siyempre. Talagang pag magbigay yan, mahina, mga 5,000. Ano? 5,000 peso. $5,000. Dollars, hindi peso. Wala naman peso dito sa Amerika. Ako may dalang peso dito. May peso ako. Tapos yung mga barya ko, yung mga change ko, kinuha niya yung mga tagsa 10 piso, 5 piso, ang dami ko nun. Saan mo nilagay yung treaty? Ay... Kakainis to. Ang dami ko kaya ano. Oh, tinatabi ko dahil gagawin ko ano. Ang ganda kasi ng 10 piso maliit na ganyan. Mag-tipisbol, magmumukbang kami ano. Magbabalaging kami. Kailangan ko mga barya-barya. Ayoko na, di na secret. Maghuhugas na lang ako ng plato. Ito naman. Masyado kang matampuhin. Ano yan? Ha? Yan. Yan. Lift na. Parang ano nga eh. Drums lang. Ano to? Kala ko rin kanta ano? Moffats. Ano yung Moffats? Ganun ba yun? Alam niyo naman to si Patrick. Ganun. Ito naman tayo natin. Like kung kinakanta to. I know. It's one of my favorites. And it's one of your favorites too. I-lift natin yung name ni Lord this time. I want to be with the Lord. Yung hindi naman yung with him every day. You are fine like this because
to bring my life and offering. O, di ba? Napaka ganun natin dapat kamahal ang Panginoon. Yan. Kaya tayo nabubuhay is to worship the Lord. Mm. And sabi nga, pwede nating i-offer. Hindi naman necessarily offer yung buhay. I-offer natin yung buhay natin sa Panginoon by spreading His words and of course following His commands and living a life, a holy life. Yan. Sana ganun nga tayo lahat. We're trying. Basta pag-pray lang natin ng mga sarili natin na we will live a holy life because God says, be holy because I am holy. Diba yun ang sabi niya? Hello po kay Elaine Gonzalez. Kumusta po? Mm-mm. Amen. Yan. Ako. Okay. Nga pala announcement, ano? Bago ko makalimutan, yung mga estudyante, yung apat na estudyante ay tinatawagan ng pansin na mag-report po kayo sa principal's office bukas. Bukas yan, ano? Mm-hmm. Pinapatawag po kayo ng inyong principal at meron ata kayong nagawang kamalian sa school ninyo. So, apat na babae po yon. Kaya tinatawagan natin ng pansin. Hindi ko nababanggit yung pangalan kasi ayaw pasabi ni Direk yung mga pangalan nila. Talaga, Gars. Siguro may ginawang kasalanan. Lalo yung maitim, ay maitim. Ito! Sabi ko. Yung kayumanggi, yun sabi ko. Yun. At saka yung isang, ano, yung ate niya. Dalawa silang, ano daw, pasaway daw sila. May nagre-reklamo kasi. Oh. Masyado daw, binubuli nila yung, ano, yung pinakamatanda doon. Ah, sino ba pinakamatanda? Ewan ko sino matanda doon. Uy, grabe ka. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, galit na si Rejoice. Bakit si nagre-react? Namumula. Nagre-react. Pulang-pula, oh. Grabe. Simba. Grabe ka dyan. Simba. Ayan. Hindi naman siya tinuto. Siya ba yun? Wala naman ako sinabi. May sinabi ba ang pangalan? Saan pangalan? Grabe siya, oh. Ayan. Sabi ko lang yung ano, kayumanggi, yun ang nang bubuli o, doon sa pinakamatanda doon. Ayan. Ayan. Kakantahan namin kayo uli. Yeah? We considered you as family and we considered you as our friends. Ayan. Mga friendship, kahit nandiyan kayo sa labas, pasok na po. Tuloy kayo. Ayan. Yung mga nandyan sa labas, pindutin nyo lang yung picture namin. Ingat lang, baka tamaan yung ilong ko. Lalo ako mapapango. Sabi mo, una kayo magtago. Alam naman namin nandiyan kayo. Eh. Alam namin nanonood kayo. Kayo. Mga maasahan.
salamat po. Salamat po sa nagpadalan ng mga stars. Oh, Elaine Gonzalez, 99 stars. And Rod FT, 19 stars. Ako, ayan. Alam mo na tayo. thank you, Paul. God bless your heart. Ayan. Thank you. Hello kay Marisa. Oh, di ba? Nagkahiwalin. Marisa. Hello, Marisa. Welcome again sa iRadio. I think nagpunta ka na dito dati. Marisa, good morning, madlang people watching from Antipolo. Hello, hello, hello. Teka, may nag-text sa akin. Oh, okay. No problem. Okay. May... ano? Oh, okay. Okay. Oh. Okay, so sa ngayon po, may konting emergency lang po. So, bibigyan ng verse and then expound natin yung mga verses. Hindi makakarating si... May karoon po ng emergency. Pastor James. Very, very short notice po. Nagkaroon po ng emergency, we understand. Kung ano man may lakad yun. Siguro. Emergency. May pinuntahan. Very emergency. Hindi maiwasan. So okay lang po. Mag-ingat lang, Pastor. Ang ganda pa naman ang topic niya. Oo nga, maganda na ipadala niya na. Ano ba yung topic niya? Tungkol sa Zion. So probably we will talk about, siguro, eto. Pwede tayong pwede nating tawagan ang isa sa ating mga meron akong favorite ditong binabasa lagi. It's all perseverance. Ayan. Perseverance. So, Pastor James, we'll pray na sana okay lahat kung ano man po yun. The Lord is with you. We know your heart. Ayan. Okay po. Hello kay Maridat Gamos. Thank you for sending another 12 stars. So, dire-diretso siya. Grabe. Magpapagames na lang tayo mamaya. Yes. Mm-hmm. Okay, I want to talk again with this one of my favorites. Verses. It's in James 1, 2-4. Ay, eksakto pangalan ni Pastor James. Okay. Si Rachel mag-share. Okay, Rachel, ito, share mo ito, ha? Yeah. Tatawagan ka namin. James 1, 2-4. Ito sa mga dumadaan, sa mga iba't ibang pagsubok, including us. Everyone, dumadaan po sa ganon. Pero wag tayong malulungkot, sabi ni Lord. Sabi niya is, ano? Sino mag-share? Si Rachel, ayan. Sabi ni Lord dito, considered it pure joy, sabi niya. Wherever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith, develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ayan. So, tawagan natin si Rachel. Rachel Joy, are you okay? Is it okay, rather, kung pwede ka naming tawagan? Hello kay Riz Karandang. Magandang umaga. Welcome sa iRadio. iRadio. Ayan. Tapos susunod ka. Tapos, siya, si Rachel. Let's call Rachel Joy Bonete. Ayan. Thank you, Rachel. Ayan. Ganon. Katulad yung mga emergency na ganon. Okay ang lahat. Okay po. Okay. Yan. Antayin natin si Sister Joy Bonete. Ayun na, di ba? Wow, beautiful naman. Mm-hmm. O yun? Aba? Bakit nakangiti siya? Morning po. Ay, marunong magsalita. Ayan na yun. Oo naman, Papsi. Ayan na naman yung nakadikit sa kanya.
Yung ano ka, Mang? Ay, yung kakambal niya. Kamusta na ba? Kamusta dyan? Okay naman po. Hello. Hi, Zion. Mag-speak muna si Mami, okay? Ayan, magsasalita si Mami. Tabi ka muna. Yan. Okay lang yan. Play ka muna dyan. Play ka muna. Very good yan. Magsasalita si Mami. Ayan. Bait, ang bait ba niya si Zion? Ayan. Pastor James, may sumalo na sa'yo. Yan, nandito lang kami. Sige. Ayan. Diyan ka okay. lang muna. Anong masasabi mo dun sa verse natin? James 1:2-4. Yung, James 1:2-4. Consider it pure joy whenever you face trials. Yung mga pagsubok sa atin, di ba? Sabi niya, dapat joyful pa rin tayo. Kahit marami tayong mga pagsubok. Kasi sabi niya, testing of faith daw yun eh, di ba? Oh, yes po. Meron pa akong wallpaper. Meron ka doon. Screensaver. At least hindi siya lumalapit sa'yo. Hey, okay lang yan. Diyan ka lang ha. Okay lang. Diyan ka lang sa'yo na. Dyan, very good. Doon ka na. Balik sa pwesto. Balik sa pwesto. Diyan ka lang. Huwag gagalaw. Diyan lang ha. Wallpaper ka dyan. Ayan. Go, Rachel. Sorry. Sige, tuloy mo. Sorry po. Ayan po. Yun po. Consider it pure joy. Kasi po ang totoong Christian po talaga is tinetesting po talaga ni Lord. Mm-hmm. Hindi naman po porque Christian tayo ay hindi na tayo dumadanas po talaga yes. ng mga problems. Kundi dun po talaga tayo binibigyan tayo ni Lord ng mga problems kasi gusto ni Lord maging ano po tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng faith sa Kanya at the same time po mas pinapatatag tayo. Amen. Saka ang kagandahan po kasi ng mga suliranin natin at saka yung mga problems natin. Kumbaga hindi tayo nagre-rely sa sarili natin eh. Kasi minsan pa pag sa sarili natin kagustuhan or gawa lang po, hindi po natin kakayanin. Mas gusto talaga ni Lord yung lumalapit tayo sa Kanya, yung mas nagiging intimate yung relationship mm-hmm. natin sa Kanya. Kasi minsan pag wala tayong problem, minsan di ba hindi naman natin naiisip si Lord eh. Yes. Kumbaga parang wala tayong na nangyayari sa buhay, parang smooth lang. Pero minsan, once nagkaroon ka ng problem, dun ka mismong lumalapit eh. Pero sad to say talaga, yun talaga yung usually na nangyayari. Pero kaya yun ginagawa ni Lord kasi minsan tinatapik ka niya. Gusto ka niyang, nandito ako anak, kahit na minsan nagkulang ka, ako hindi ako magkukulang sa'yo. Yun yung gustong iparating ni Lord sa atin. Amen. Tsaka ang kagandahan doon, si Lord, kahit na minsan nakakalimutan natin siya, parang yung prodigal son, di ba? Minsan marami tayong mga nakasalanang nagawa na hindi natin naiisip yung mga bagay-bagay kasi puno tayo ng mga makamundong ginagawa. Pero pag once na nagdadapaman tayo, nagkamali man tayo, pag bumalik tayo, buong yayakapin pa rin tayo ni Lord. Mm-hmm. Kaya dun natin masusukat yung kabutihan ni Lord na kahit dumating man yung mga panahon na yon, mm-hmm. mapaglalabanan tsaka ipapanalo pa rin tayo ni Lord kasi kasama mm-hmm. natin si Lord eh. Mm-hmm. Kahit hindi tayo, kahit nagkulang tayo si Lord, hindi siya yung magkukulang sa atin. Amen. Amen. Doon, dahil si Lord yung natin, siya yung may control ng lahat eh. Alam natin sa sarili natin na minsan, hindi tayo... Kumbaga, minsan kasi nagmamalaki tayo, kaya natin. Pero pag bumagsak tayo, kay Lord pa rin tayo lalapit eh. Mas gusto ni Lord yung sumasamo ka sa Kanya. Amen. Nagpapakumbaba ka sa Kanya. Mm-hmm. At the same time po, kumbaga, doon nagkakaroon tayo ng testimony dahil sa testing. Doon natin napapahayag kung paano kumilos si Lord sa buhay natin. Kasi kung wala tayong testing sa buhay, paano natin mapapatunayan yung pagkilos ni Lord sa buhay natin? Amen. Hindi natin yun maibibigay sa ibang tao na sumunod kayo kay Lord kasi ganito yung nangyari sa akin. Mm-hmm. Ganito yung napatunayan ko si Lord na buhay sa buhay ko. Amen. Yun po yung talagang natin, yung sa generation natin na para maniwala si Lord, kay Lord, dahil sa mga testings tsaka sa testimony ng buhay natin, 'di ba kailangan po nating lumakad ng we are the walking testimony. Kumbaga yung buhay po talaga natin is testimony po sa ibang tao. Kumbaga dahil doon sa mga testing na 'yon, nagiging po tayo, nakakapag-share tayo ng sa ibang tao dahil sa yung nakikita sa buhay po natin. Mm-hmm. Mga problema natin,
nalagpasan natin yun sa tulong po ng Panginoon. Hindi natin yun magagawa nang wala si nang wala ang Panginoon po. Diba? I can do all things through Christ. Amen. Which, yun po yung isa po sa nagpapalakas po sa akin. Problema ko na lagi kong kasama si Lord. Tsaka gusto ni Lord na tayo ay depende lagi sa Kanya. Amen. And then ang maganda po doon, kumbaga yung patience natin na te-testing yung perseverance, pati yung faith natin sa Kanya, na te-testing po yun lahat. Mm-hmm. Kasi ang totoong Kristiyano, pinagtitibay talaga ng Panginoon. Basta palagi lang tayong dumikit sa Kanya, mas didikit po tayo, di ba, gaya nga po ng sabi ng ni Pastor Sammy kahapon na kapag nararamdaman mo na parang marami ka ng problema or bigat na bigat ka na, doon ka mas lalong lumapit sa Panginoon. Huwag kang lalayo, tuloy ka lang po. Tsaka, ayun po, isipin mo na lang yung mga dati mong napatagumpayan na nalagpasan mo. Kumbaga ngayon ka pa ba sa suko, mga problema ka ngayon, alam mong makakayanan mo rin kasi dati nakayanan mo nga. Eh. Amen. Yung mga Panginoon. Ngayon, ganun din. Tsaka sa future, meron tayong, kumbaga hindi lang tayo nagpo-focus dito sa mundo, meron pa tayong future or may nilook forward pa tayo dahil sa Panginoon ay babalik siya. Kumbaga yung mga problems natin dito is temporary lang. Meron pa tayong eternal things na hinaharap po, makakasama natin siya. Kumbaga nandun yung hope natin. Ayun po, yung pinaka-best po natin is... Nakaranas ka na ba ng... na sa buhay mo na nagkaroon ka ng matinding problema na wala kang malalapitan, na walang tutulong sa iyo at nag-pray ka, ayun, humingi ka ng tulong sa Diyos ay nasagot niya? Nagkaroon ka na ba ng ganitong experience? Yes po. Kasi ano po eh, minsan po talaga ang sa family po namin is since wala na po akong parents, kapag may problem kami, for example po, financially, o kaya nung nakaraan po nagkasakit si Zion, parang hindi ko na alam yung gagawin ko kasi hindi bumababa yung lagnat niya. So nag-pray po ako, naghingi ako ng wisdom kay Lord kung paano yung gagawin. And then, ayun po, naghingi ako ng wisdom kay Lord para kung alam ko yung step na gagawin ko, like yung pupunta kami sa center, then, yun po, may mga gamot din po kasi na free doon. Mm-hmm. Tsaka, ang advantage po nun kasi, kumbaga, minsan kasi iniisip mo parang kailan ba matatapos yung pagod, yung ano. Pero, darating din sa time na ano, i-answer ka talaga ni Lord. Malalaman mo, ay ganito pala yung naging dahilan. Dapat pala ganito. Next time, hindi na kami kakain ng ganito. Kumbaga, meron lang ipinapaano si Lord ka sa dumating na problema sa iyo. Kumbaga meron ka lang dapat baguhin. Mm-hmm. Kumbaga i-improve sa buhay mo, yung lifestyle mo kasi kailangan dadaan talaga tayo doon eh kasi kailangan natin mag-mature as parents, as a Christian. Mm-hmm. Ayan. Kumbaga yun po isang way din po yun na pag may problem po tayo, bibigyan tayo ni Lord ng wisdom kung paano natin siya masasolusyunan. Hindi lang sarili ko. Kumbaga, hingi pa rin talaga tayo ng wisdom kay Lord. Oo, tama yun. You cannot para just lean alam natin on your own understanding. Yeah. Ayun po, nalaman ko na yun pala yung dapat gawin. Then, nagbigay si Lord ng way po, katulad dun sa center po, nagbigay ng mga ng free na vitamins, ng gamot. Then, may free dengue test. Kumbaga, lahat po na i-provide ni Lord. Kumbaga, yung mga nalapitan ko pong mga tao is mababait. Kumbaga, nandun yung favor ni Lord eh. Kumbaga, napakabuti pa rin ni Lord kahit na may problem tayo. Hindi natin, talaga nandun yung, ano po, yung hindi kanya pababayaan. And then, nung gumaling si Zion po, actually, nag-antibiotic po siya, pero ngayon po, napakasiglan niya na ulit. Oo nga. Kaya naman po, napakasiglan niya. Mas maganda yung masigla siya kaysa tahimik siya. Opo. Kumbaga, sabi ko, ay, normal na ulit si Zion. Ano na siya, hyper na ulit. Kumbaga, sa akin po is, napakalaking bagay na po nun sa akin na yun na po, nabigyan po ko ng wisdom ni Lord para magtuloy-tuloy yung paggaling niya. Yeah. At the same time, nag-improve na rin po yung ano namin. Mm-hmm. Yung nagawa namin. Hindi na masyadong nagpupuyat.
Ayun, bawasan ng puyat lalo sa mga bata. Kaya tapos yung na, medyo pabad sa gadgets, yun, oh, iwas na rin po kami. Ay, malakas ang radiation. Hindi kasi yun talaga yung ano po, na, minsan nakakapuyat, tsaka pwedeng masira yung mata ng bata. Ayun, totoo. Kaya more on ano kami, colorings, more on ano. Baga medyo nagbabago. Pagurin mo na lang siya sa color-color. Apo, tsaka yung nagpapagal mga bedtime dito, stories. Bigyan mo siya ng mga books. Tungkol sa Bible, may mga pictures. Aya. Oh, doon ka uli, doon ka uli. Doon sa likod, dali. Doon ka uli. Doon ka uli. Good boy yan, ha. Huwag kang gagalaw. Aya, sabi nga dito sa ano, nirecommend lang to ni, ano, sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Yeah. Kaya nga, in persistence, there is always persistence in doing something, sabi nga, despite ng difficulties na dinadaanan natin. So, huwag tayong titigil. Dire-diretso. Para kumbaga sa ano is, yung perseverance, sabi nga, dapat matapos niya yung trabaho niya. Yung pagiging, ano natin na, how you say this, yung bang, in other words, huwag tayong susuko. Oo, huwag yung, hindi ko na kaya, ayoko na, gusto ko na mamatay. Oh, the another problem yun, di ba? Parang nawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Kaya continue lang kung ano yung, lahat, para sa akin na lahat ng problema ay masolusyon. It's just that sometimes we don't ask for the solution. Para bang tayo lang ang nag-aano eh, nagso-solve ng solution. Hindi natin alam, andiyan ang Panginoon. Andiyan ang Panginoon na nag-aantay sa atin na, Lord, please help me. Yun ang inaantay niya sa atin. Di ba? Napaka-importante yung tatawagin natin yung pangalan niya. Sabi nga, God is a jealous God. If you call other gods, then lalong magagalit si Lord sa atin. Siya lang ang tatawagan natin. Hindi yung time na hindi na natin kaya. Kahit kaya natin, sige lang. Si Lord pa rin. Kasi siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng katawan, pag-iisip, at lahat ng sabi nga, yung wisdom laging galing sa kanya. Ayan. Okay. Tsaka may peace po tayo kahit may problem. Oo. Yes. Kumbaga alam natin na magagawa ng paraan. Minsan parang sasabihin ng iba, oh, it's easy to say, but hindi ganun kadaling gawin. But why don't we try it, di ba? Ayan. Naku, thank you sa testimonya mo. Thank you, Rachel. Po. Maraming salamat sa iyo. Glory to God. Okay. Magkita-kita tayo bukas. And hello kay Zion. Zion, bye-bye Zion. Bye. Asan na siya? Ano na? Madali naman pala kang sabi. Bye. Record. Mama, para sa ha? Okay. Payesta. Pilipino. Pipino. Pipino naman ito. Ay, radio. Radio. Kamisado niya yan. Okay, bye. Sige, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Ayan, si Rachel. Ang ganda na sinabi niya. Okay. Okay. Sinong gusto pang... mag-share. Gusto mag-share. Tungkol dito sa ating binasa, James 1:1-4. Pwede rin yung James 1:12, which is just the same. Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, di ba talagang tinitest tayo ni Lord, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Kaya, ano to, 11 lang, sabi nga ni Ellen sa ano, sa TVJ. Laban lang. See, okay. O sakapit lang kay Lord. Andiyan si Mami Flosser, ah. Mami! Magtatawag pa tayo ng sino bang naka-experience na sa inyo dyan na walang tutulong sa inyo na iba, ni kaibigan, kamag-anak, wala nang ibang tutulong sa inyo. At tapos nag-pray kayo nang hindi, yung bang nag-pray kayo na hindi nyo pa nagagawa sa buong buhay ninyo yung prayer na yon, yung experience na yon, and then sinagot kayo ng Panginoon. Sinong ang gustong mag-volunteer dyan at tatawagan namin kayo. Bagong lahat, mag-station ID muna tayo. Cool FM 107, the Philippines, number one.
Music Authority. I love radio, music, and more. Live from Sebesh. Okay, mayroon tayong 18 minutes past 8. Ito yung Los Angeles time. At tinatawagan natin ang pansin natin mga manonood. Share naman ninyo yung experience ninyo na sa ganun yung ibang nandito na dumadanas ng mga ganitong klaseng pagsubok sa buhay ay makakapagpagaan ng kanilang spiritual. Siyempre, alam niyo sa buhay natin ngayon, lalo itong magpapasko, napakahirap talaga ng buhay ngayon. Talagang ang pera talagang hihigpitan mo ngayon para ano, huwag maubos, no? Dahil marami tayong mga babayan itong itong darating na kapaskuhan, no? So kung meron kayo may i-share ngayong gabi para maibigyan natin ng magandang yung ating mga manonood dito na ma-inspire sila, no? Doon sa inyong ma-experience. Tawagan kaya natin si ano, si Rejoice. Rejoice. Maraming nangyari sa buhay nito eh na hindi alam ng iba. At hindi ko rin alam. Kung ano man yun. Ayan. Si Mami Flosser, nasa jeep daw siya. Oh. Ingat po, Mami. Oh. Mami Pastora, ingat po kayo. Wala bang magbo-volunteer dyan? Wala na ba? I volunteer Rejoice. Ayan. O kaya si... Alam ko maraming mga dumaan dito. Okay. Baka nahihiya sila. Okay, mahihiya. Ano, ito eh... sharing ito ng ating mga experience tayo ngayon. Kung paano naging nagkaroon ng ugnayan ng ating mga panalangin sa Panginoon. Yes. Diba? So it's about time to ilabas niyo, reach out natin sa ibang tao ito, no? At magiging ano kayo, inspirasyon sa iba. Ano, tayo dito lamang at nagbibigayan po tayo ng ating mga experiences. Anybody dito sa ating ano, ng mga nanonood ngayon. Katulad si Rachel, wala na pala siyang magulang. Oo. So, mahirap ngayon. Yeah, yung mga katulad ng mga ganyan na, na iniwanan ng mga magulang, pinabayaan na sila. Ay, hindi naman. Ewan ko, nawala na. Yung kanya-kanya na sila ng buhay, syempre. At yung iba may samaan ng loob sa mga magulang o kapatid. O go daw si Rejoice. Wala nang tutulong na iba. Ayan. Kung sino pang ano, andyan din si... Okay. Ito, alam ko ito, matungo din ang buhay. Oo. Oo. Ayan, oo. Ayan, ayan siya, oo. Wait lang. Ay, nasaan ka ba? Sa puso mo. Ay. Ay, sweet naman. Mama chup-chup. Hello, Rejoice. How are you? I'm pretty. Ayan, ayan mo yan. Tulad niya, inspirasyon niya. Oh. Ayan, no? Patawag lang talaga to pag ano eh. Wala, si Pastor James nagkaroon ng emergency. Oh, nagkaroon ng emergency. Ewan ko natin, hindi naman siguro ano yun. Oh, hopefully, hindi may ganun. May pinunta lang na hindi may iwasan siguro. Oh, emergency. Oh, emergency lakad. Parang si Mamshi. Parang ganun lang. Hindi, hopefully hindi. So, anong experience mo na walang tutulong sa'yo kahit na sino? Walang kapatid, kamag-anak? Ayun, Papsi. Ba't ako kinakabahin? Walang iyakan, ha? Okay lang yun. Oh. Sige, pwede rin. Wanna share na lang yung before kong experience. Ano kasi ako, I'm a strong, independent woman. Nice. And sobrang pagka-independent ko, madalas hindi ko kasama yung family ko. Kumbaga, ano, nagre-rent ako mag-isa. Wala akong ang ano ko lang is nagre-rent ako mag-isa, wala akong kasama, and wala akong pag may pinagdadaanan ako. Kumbaga, solo ko lang siyang dinadala. And then alam ko maraming nakakalam dito ng testimony ng buhay ko noon na talagang kami ay lumaking, ako ay lumaking Christian. Ang father ko ay pastor, may mga pamangkin akong pastor. Pero hindi porket laki ka sa family ng Christian is righteous ka na, tuwid ka na. Kumbaga marami ka pa ding mga bagay na magagawang mali. And madami akong pinagdaanan noon, dumating pa nga sa point na halos talagang pati yung buhay ko, kukunin ko na, tatapusin ko na yung buhay ko. Kasi pakiramdam ko, lagi lang ako mag-isa.
Kaya meron may kaya meron akong kantang nasulat na na ano eh na about doon eh. Na madalas gusto ko nagsosolo ako. Kaya nga 'di ba sinasabi ko may pagkaano ako introvert. Kasi madalas mas gusto ko yung mag-isa na lang ako. Tapos parang mahilig ako mag-self-pity before. So, yun na nga, may nangyari nga na incident na medyo ano kasi sensitive. Pero naano ko naman na yun, naingin ko na ng tawad sa Panginoon yun. And, ayun, nakapag-encounter na ako doon. Pero nung pinagdaanan ko yun, talagang feeling ko talaga noon, Papsi and Mamsi, feeling ko katapusan na ng mundo ko nung nangyari sa akin yun. Sasabihin ko ba? Bakit? Ayun, dumating kasi sa point na nagkaroon ako ng boyfriend na naka-live-in ko, di ba po? Nasa testimony ko yun before. And dumating sa point na nagbuntis po ako. And then pinalaglag niya po yung baby ko noon. Which is nasa testimony ko yun, Papsi, yeah, kung hindi ka nakikinig. Nakikinig ako kaya lang ano. Meron niya. Yeah, yeah. So, nga, tapos halos ayaw ko siyang bitiwan noon. Yung tipong ako na yung naghahabol na kumbaga parang ako na lang at saka siya yung focus ko. Wala na ako ibang focus. Pero pinakita sa akin ni Lord na hindi siya yung tao na dapat kong habulin. And talagang nung dumating ako sa point na talagang nakipag-iwalay na ako sa kanya and natapos na yung relationship namin, sobrang naging alup ako sa mga tao, halos ayaw ko nakikisalamuha, lagi lang ako mag-isa, lagi lang ako umiiyak, umiinom ako mag-isa, nagbabar hopping ako mag-isa. Para akong tanga. Tapos, and one time, talagang si Lord talaga yung nagsubok ng katatagan ko. Na talagang, kung hindi ako magpe-pray sa kanya, kung hindi ako lalapit sa kanya, talagang walang mangyayari sa buhay ko. And then one time, parang may pinakita si Lord sa akin na umatend ako ng encounter. Doon nga po, anak. Encounter God retreat ako. And that day, bago mag-encounter po, nasa may labas kami bago kami pumasok sa hall. Ito talaga yung lagi kong experience na sinishare. Bago po mag-start yung encounter, nandun po kayo sa waiting area. At talagang pakiramdam ko po noon, hindi ako makatayo sa kinauupuan ko dahil sa sobrang sakit po ng tiyan ko. Talagang sobrang sakit po ng tiyan ko noon. And syempre, encounter po yun. Yung mga tao po doon, hindi mo naman kakilala lahat. Wala kakilala doon. And then, meron po isang lumapit sa akin na babae po. Hindi ko talaga siya kilala. And then, pinag-pray niya po ako. Oh. Pinag-pray niya ako. Mm-hmm. And then, nawala po yung sakit ng tiyan ko. Tinulungan niya ako makapasok po doon sa hall. At pagpasok po doon sa hall, nawala po yung sakit ng tiyan ko. Tinahanap po yung person na yon, believe me or not po, hindi ko na po talaga siya makita. Talagang parang yun po yung sinend sa akin no Lord na kung hindi po ako magpapakatatag, kung hindi ko ito, kasi parang hinahadlangan po ako na ano eh, ng diablo na tumuloy doon sa encounter yun eh. Pero kung hindi po ako nagpakatatag, kung hindi po ako naniwala na kaya kong mag-join doon, hindi po, wala pong mangyayari sa akin. And then, yun nga po, nung nagkaroon nga po ng encounter, doon nga po talaga binago ng Lord yung buhay ko, yung flow ng buhay ko. Na talagang every time po na meron kaming sharing sa church, sinishare ko po talaga yung testimony ko na yun na grabe po yung Holy Spirit kumilo sa buhay ko noon. Na feeling ko talagang wala na akong pag-asa, feeling ko mag-isa na lang ako sa mundo. Pero kung si Lord talaga yung kakapitan mo, magpapakatatag ka dahil may pangako si Lord sa'yo eh, na hindi ka niya pababayaan kapag sa kanya ka kumapit, talagang babaguhin niya yung buhay mo in a way na kung ano yung plan niya sa buhay mo. Kaya nga sinasabi ko lagi, kung ano po yung plano ni Lord, yun po dapat yung nasusunod sa mga buhay natin. Kasi kung ano po yung plano ni Lord, yun po lagi yung the best. At ayun po, sobrang pinagpapasalamat ko po yun sa Lord na kung hindi po dahil dun sa encounter na yun, hindi po mababago ni Lord yung buhay ko.
Kumbaga siguro baka nasa dark side pa din ako ng buhay ko. At yun nga, nung nangyari yung encounter na yun, nabago yung buhay ko, and then nakilala ko yung asawa ko, talagang si Lord na yung nagtuwid ng buhay ko, si Lord niya. At saka, lagi po natin isipin, di ba, yung mga pinagdadaanan po natin, hindi po ibibigay ni Lord yan kung hindi natin kaya. Kaya nga, kumbaga tinetest ni Lord yung faith natin, kung hindi niya tayo bibigyan ng trials, hindi tayo tatatag eh. Hindi tayo tatatag ng pananampalataya sa Kanya. Kumbaga magiging at ease tayo na gawin yung mga bagay kung wala tayong, kung hindi tayo tatawag kay Lord. Kaya yun po. And ma-share ko lang din po nitong past few days talagang para po kaming dumadaan sa butas ng karayom. hirap na hirap po kami financially. Mm-hmm. So nung nag-uumpisa ka nung after na nagbalak mo mag-suicide noon, ano? So ano yung nagpigil sa iyo na gawin niya? Yeah. Ayun nga, kasi 'di ba po single mama ko noon. Nung point po talaga na gagawin ko na yon, bigla pong nagpakita sa imagination ko yung mukha po talaga ni Moa. Nung anak ko, talagang kung hindi po dahil kay Moa, baka wala na po talaga ako. Kasi isip ko, wala na nga po tatay yung anak ko nung mga panahon na yon. Bakit pati yung nanay niya, kumbaga ako, bakit iiwanan ko pa siya? So yun po talaga yung naging nagpaliwanag ng isip ko noon na mali yung gagawin ko. Kasi may anak po ako eh na umaasa sa akin. Yun po, talagang yun po talaga yung point na yun na nakita ko talaga yung mukha ni Moa na talagang humagulgol na lang po ako kay Lord. Na talagang si Lord na lang po yung tinawag ko. Sabi ko para akong baliw na hindi ko naman dapat gawin yun eh. May anak ako. Yun po talaga yung nagpabago ng isip ko. Si Moa po talaga. So after nung ma-realize mo na mali yung gagawin mo, and did you ask the Lord? Humingi ka ba ng tawad sa Kanya doon sa yes plano? Yes po. Humingi talaga ako ng tawad sa Kanya. Mm-hmm. And then yun nga po, nagkaroon nga po ng encounter. Mm-hmm. Doon po sa encounter, doon ko po talaga binuhos lahat. Sinabi ko po lahat ng mga experiences ko. Tapos, di ba po, meron po mga ano doon yung susulat nyo lahat ng mga ano nyo, mga ginawa nyong mali, mga mistakes mo, susunugin nyo siya. Parang ano siya, retreat, ano? Retreat siya. Oh. And then, after that, ano ang naging changes ng buhay mo nung ma-realize mo na meron palang Diyos na nagmamahal? After that, hindi naman totally, Papsi, agad na nagbago yung buhay mo. Kasi, little by little naman po siya. Kasi before, hindi ako lagi nag-church. Kasi trabaho, bahay lang, trabaho, bahay. Tapos, ayun po, ang nangyari po, ma-attend po ako ng, meron kaming group, cell group. So, yan po, sa cell group talaga, unti-unti na nabibuild ka, kumbaga nagkaroon na po ako ng trust sa ibang tao na dati naman wala. Unti-unti po siya, and then talagang nagkaroon din po ako ng eagerness na every Sunday talaga is makapag-church kasi yun po talaga yung importante. Mm-mm. Yung pag-attend sa church. So unti-unti po talaga siya, hindi siya madali. May mga trials ka ding pagdadaanan. And then meron pa nga pong time noon kasi kumbaga ito totoo po siya, no, Papsi, pagka po napapalapit ka kay Lord, mas marami yung trials na pagdadaanan mo. Mas marami kang sakit na pagdadaanan. Totoo yan. Dumating pa ako sa point na nawala na ako ng trabaho. Nagkaroon ako ng tawag doon yung postpartum, kasi nung nanganak ako kay Macho, wala po akong kasama noon. Ako lang po din talaga noon sa bahay. Kasi Rocky po, mapasok siya sa work. Dalawa lang kami ni Macho. Yung tipong, pag umiiyak po noon si Macho, baby siya, gusto ko po siyang sabunutan. Alam niyo, depression talaga siya.
talagang malala po siya na gusto ko siyang sakalin. Duwating po sa point na ganun. Pero sabi ko, kailangan ko lang talagang magtiwala kay Lord eh, na ang ginawa ko po noon, kinuha ko si Mowa noon bago mag ano, bago mag-pandemic po 'yun kasi nawalan na po ako ng work. Kinuha ko si Mowa at si Nanay. Kaya nasa amin po sila. Ayun na nalilibang po ako. And then ayun po, lagi akong nakikinig sa mga preachings, devotions. Talagang malaking tulong po siya. Mm-hmm. So ngayon kapag nakakaranas ka ng mga problema na matitindi, how do you overcome? Paano mo na siya napagdadaanan ngayon? Paano mo na siya nalalagpasan? Ngayon po, Papshi, bago po ako mag-decide sa isang bagay, humingi po ako ng advice sa isang pastor. Nagtatanong ako kung ano po ba yung dapat kong gawin sa ganito, kung ano po yung dapat kong gawin sa ganyan. And then, nagpe-pray po talaga ako. Tapos, neto nga po, ma-share ko lang din, itong lately talaga, marami din po talaga kaming pinagdadaanan. Kasi sabi ko mas ano kasi ako ngayon eh, mas active ako ngayon sa church. Mas may ministry po ako which is praise and worship team every Sunday, every Saturday nasa church po kami. So parang sabi ko nagtatanong din po ako kay Lord. Sabi ko kung kailan neto lang ma-share ko lang din po. Neto lang nung makalipat kami dito po. Nito lang po talaga ako naging faithful magbigay ng tithe ko kay Lord. Sabi ko bakit parang kung kailan ako naging faithful, doon mas maraming trials, doon mas maraming pagsubok. Pero sabi ko ibig sabihin I'm on the right path, sabi ko ngayon. Ibig sabihin nasa makipot na daan ako kasi 'di ba? Kung magiging mas smooth yung daloy ng buhay ko, ibig sabihin, nasa wide road ako. Ibig sabihin, nasa kamunduhan ako. Pero sabi ko, iniisip ko na lang yung mga pinagdadaanan ko, bigay to ni Lord. Bigay to sa akin ni Lord para mas matest talaga yung pananampalataya ko sa Kanya. Ibig sabihin, tama yung nilalakarang kong daan. Kaya nga, meron din ako nakantang, meron ako na-compose sa kanta yung Salamat Lord. Papsi, kung matatandaan mo. Salamat Lord sa biyaya mo. Di lang sa kaginhawaan, pati na rin sa pagsubok. Kasi pati yung pagsubok, gift yan ni Lord, bigay yan ni Lord sa atin eh. Yan, diyan talaga mas mapapatatag yung pananampalataya natin kay Lord. Tsaka dun, yung sabi ni Pastor Franz Capon, yung song na Blessings. What if your blessings come to raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if the trials of this life are your mercies in the sky? Diba? Ganda na yung favorite kayo. Nakanta ko na yung dito eh. So ayun, sobrang kailangan lang talaga natin na ibigay yung full trust natin kay Lord. Amen. Kahit marami, kasi hindi ang blessings, hindi lang po yan through financial, hindi lang yan through money. Nandiyan yung best nyo, yung safetyness nyo ng family mo, at syempre yung blessing din yung lagi kayo magkakasama ng pamilya nyo na malakas. Blessing na po yun. At yung araw-araw kang gigising, blessing na po yun kay Lord. Kaya ayun po. Kahit maraming trials, si Lord, ang sinasabi ko na lang po, si Lord na yung bahala sa amin. Ayun po. Yeah. Yun nga yung trials, yun yung mga blessings in disguise. Yeah. Kaya dapat, kapit lang tayo sa Panginoon, mm-mm, yung ating faith, sa Kanya pa rin. Kasi minsan, totoo yan, pag nagkakaroon ka ng ministry para kay Lord, dyan umaatake yung kalaban. Papasok siya dyan. Andiyang, kumbaga sa ano, he's trying to prevent you from doing your ministry. Kasi nga, syempre, kaaway siya, di ba? So, gagawa siya ng iba't ibang bagay na para maging hindrance sa paggawa mo nung pagpatuloy mo ng ministry mo para sa Panginoon. Mm-hmm. So, proven yan. That's proven. Talo ka. Ha? Talo ka. Pag di ka talo ka. Mm-hmm. Ayun. Okay. Talagang makipot ang daan para sa tamang daan. Okay. Thank you, Rejoice.
Nako, ang ganda ng mga sharing mo. Talang, yeah, very nice. I'm sure marami pa dyan na gusto mag-share din. Oo. Si Mami Flosser. Oo. Nasa Baclaran siya, pero bababa daw siya. Bababa daw siya. Para gusto niya mag-share kahit konti lang daw. 5 minutes na. Yeah. Oo. O sige, salamat. Thank you, Rejoice. Thank you. All right, God bless. Mama Chup-Chup. Yes. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, Rejoice Orphelia. Thank you sa yung ayan, ito patingin ko naman tong si ano ito, Pugs KJ. Ayan. Sinong Pugs? Sabi niya sa dami din daw ng kanyang pinagdaanan sa buhay, di na mabilang dumating sa punto na ayun na rin siya, magpapatsugi na rin daw siya. Oh, ayan, nagbigay siya ng ano, 10 stars. Oh, thank you nga pala. Oh. Oh, at hello rin kay Farah Cristobal. Mami Blosser, andiyan ka na ba? Ayan si Farah. Hi, Farah. Sa Baclaran Church ata siya. Oh, oh. Ayan. Tawagan muna natin. Gusto ko marinig si Pugs. Pugs, pwede ka bang tawagan? Nakapagbigay ng... Babae ito, no? Pugs eh. Siguro. Mm-hmm. MC Pug... Ano? Pugsy. Ayan ba? Ayan, si Pugs. Pugs KJ. Yung bang ano niya? Oo, oh, hanapin mo Pugs. P-U-G-Z. P-U-G-Z. K-J. Ayun. Oh, ayan o. Pwede bang tawagan si Pugs? Pwede ka bang tawagan, Pugs? Ayan. Mukhang Pugs. Gusto marinig yung kanyang sinasabi yan yung kanyang na... ano eh. Yung gusto yeah. Niyo marinig yung sinasabi niya. Dumating na sa kanyang buhay sa punto mm-hmm. na gusto niya na magpatsugi. Ano? So, marami daw siyang dinaanan sa buhay talagang... iba't ibang klaseng experience sa buhay mm-hmm. niya. So makakatulong to sa ating mga manonood ngayon na maibsan yung kanilang dinadanas mm-hmm. na problema sa buhay. So this will inspire doon sa mga taong nakaka-relate dito sa kanilang katulad. Ka-reels daw yan ni Tina. Ayun. Mm-hmm. Okay ba si Pugs tawagan? Yeah. Hello, Mami Irene Manalo. Di pa sumasagot si Pugs eh. Pugs, yeah. okay ba na tawagan ka namin? Siyempre, we need your experience. No, yung we need you say ay kung okay ka. Ay, naku, ganyan ang buhay. Hindi lang naman kayo nakakaranas. Kami din yan. Marami. Lahat naman tayo. Lalo dito sa Amerika, lahat ng Pinoy ay may kanya-kanyang istorya. Bawat Pilipino bawat Pilipino nakatungtong ng Amerika, hindi po maaring hindi sila o kami nadadanas ng maraming pagsubok at kahirapan. Kung sa Pilipinas nga, nakaranas tayo, mas mahirap po dito dahil walang tutulong sa'yo, wala kang kakilala, iba ang batas. Iba nasa ang... bansa daw, ibang bansa pala siya. Oh. OFW yan. Okay lang, di ba? Anong oras na ba dyan, Pugs? Pwede naman siguro. Basta may internet, pasok tayo doon. Yeah, may internet siya. Oo. Oh, oh. Mag-ano ka, mag-say hi ka muna. Oh, hi ka lang. Ayun. Para lalabas siya. Ayan na. Dalawang high pa yung binigay ko. Dalawang high pa. Pwede mo na siyang tawagan kasi lumabas na yung ano. Okay, sige. Subukan nga natin. Ayan. Hey, Pugs! Ayan. Ay, no. No, no answer. Ayaw niya. Baka may work siya. Hindi pa siya naka... Ay, ganun. Hindi pa siya... Pero pag natawagan mo ng ganun, pumasok na yung okay na. Hindi. Pagka hindi ka... Oh, nandiyan na si Mami Flosser. Ayun. Mm-hmm. Kontakin natin si Mami Flosser. Yan. Talaga si Mami Flosser, Nasa Baclaran po kayo. Bumaba pa ng jeep. Ha? Nakasakay mm-hmm. na nga eh. Talaga naman ang Mami Flosser. Ang nanay ng sipag. Ayan. Tinatawagan na natin. So, gumagamit siya ng data niya ngayon. Siguro. For sure. Mm-hmm. Oo. Ayan na si Mami. Pasok. Pastora Flosser. Ito ang ating mobile unit number pa. Hello, hi Rachel. Mami! Mukha akong naglayas. Ay, di. Saka na naman at abroad. Si Brother Silino po natataranta habang nasa church. Mihingi ng saklolo, hi Rachel. So, sabi ko, Lord, kung makababa ako sa Baclaran, share pa ako kahit katraso lang. And, okay po. Salamat po, andito na ako. Okay lang kayo, Mami? Okay lang po kayo? Okay lang po. Nasa bangketa ako. Ingat kayo ingat dyan. Ingat yung cellphone nyo. Baka biglang makuha yung cellphone nyo. Di ano yung... In Jesus' name, hawakan ko ng Lord yung cellphone ko tsaka yung signal. Sige po. Mag-share lang po ako ng konti tungkol sa perseverance.
Yung James na ibinigay po sa atin ni Ma'am Shi ay 1 and 1, 2 to 4 at yung sabi ko nga try natin ng 12. May silang mga anak at kapatid sa pananampalataya. Ano ba yung perseverance? Ito yung katiyagaan. Perseverance is a fruit, is a bahagi ng fruit of the Holy Spirit sa isang mananampalataya na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na dumaan sa mga pagsubok, paghihirap ng mayroong kagalakan, pagpapasakop, pagtitiwala, at patuloy na pasasalamat at pagsamba. It is not easy to go through fiery trials. It's not easy to go through a lot of persecution, a lot of problems. Sabi nga ni Pastor Sammy, kung wala daw solusyon, hindi problema, yun ay sitwasyon. At tayo, lagi tayong may choice. When we are in a situation, meron tayong choice to be passive. Paraanin na lang ito, walang magawa, dead man na lang, paraanin na lang to, kasi wala ka namang pagpipilian. Or meron kang isa, either you're passive or reactive. We react to the situation. Amen. Minsan, bad reaction tayo. Pag dumadaan tayo sa mga mahihigpit na pagsubok, sa mga problemang mabigat, minsan agad ang ating konklusyon, pinaparusahan ako ng Lord. No. Hindi ako mahal ng Lord. Hindi na ako inaabot ng Lord. But church, anak, kapatid, that is not true. The Lord maybe at times is teaching us, is disciplining us. Maaaring meron tayong nagawa and we had to pay for the consequence. And you should be thankful. You should be thankful. Dahil sa mga ganitong panahon na ikaw ay dumadaan ng consequence, natututo ka na huwag mo nang ulitin uli yung ugat ng iyong kinaroroonan. Say utang. Nagkautang-utang ka, ngayon nagagalit ka sa Panginoon, kapos ang budget mo. Hello, saan mo dinala yung inutang mo? Bakit mo yung inutang? Sa luho? Sa hindi naman kailangan? Sa maling bumbay? Now you are under pressure. You are under problems. At sinasabi natin, pinapalo. No, God is teaching us a lesson. He is disciplining us. Discipline is for the love. Pag mahal ka, dinidisiplina ka tulad ng ginagawa natin sa ating mga anak. Secondly, during fiery trials, let us learn na minsan ito ay dinadaanan natin to mature us. Tayo ay pinalalago ng Panginoon. Tayo ay pinatatatag. Tayo ay pinatitibay. How do you fight for your faith kapag ikaw ay naipit na sa circumstance? Kapag ikaw ay kailangan mamili between a good paying job na hindi righteous or isang maliit na kita pero nasa katwiran ng Diyos. Then you have to persevere. Pagtiyagaan mo yung maliit na kita knowing na yon ay tama at ayon sa katwiran ng Diyos. Then you are that the Lord is putting muscles in your spiritual body. Ikaw ay lumalakas. Then another one, during this perseverance period, one thing that you should always do is to worship God. Amen. No? Alam natin, lagi natin sinasabi, for I know the plans I have for you in Jeremiah. Pero when things are not according to our plan, we begin to question the planner. Amen. A persevering Christian is submitted. Ang isang totoong nagpe-persevere ay nagpapasakop sa kalooban, kaparaanan, at kapanahunan ng Panginoon. You do not always get what you want, the way you want, and the time you want. That is, lagi ko pong itinuturo yan. Hindi mo makukuha ang mga bagay sa paraang gusto mo, kung kailan mo gusto, at kung papaano mo gusto. Kung ikaw ay dumadaan ng pagsasakit, ikaw ay dumadaan ng pag... Lord, alisin mo na itong problema na to. Remember, Paul, he was crying to the Lord 3 times. Meron siyang kahinaan in his self. Pinaaalis niya, the thorn of the flesh. Di natin alam kung ano yon. Pero isa lang ang sagot ng Lord sa kanya every time he cries for it. My grace is sufficient for your weakness. Ay, Radyo, Tifag, ano man ang ating katatayuan ngayon,
dumaan tayo dyan ng may katiyagaan, may kagalakan, may pasasalamat, at may pagtitiwala na ang ating dinadaanan ay alam ng ating Panginoon. In His perfect time, in His perfect will, and His perfect way, mahahantad ang kanyang kaluwalhatian. Amen. Ri at Ifag ay nakapaloob sa mabibigat na dinadaanan. Namatay ang Ate Pauline, ang isang fanatic ng iRadio. Si Pastora Ellen ay naka-confine sa ospital. Ang inyong nanay po ay kailangan dumaan sa isang buwan na gamutan. Tanya yung tsura ko. Oh, ang ganda ko. No? Galing sa doktor. Ano pong gamutan? At yung ating church, sumobra na po yung acid reflux ko, Ma'am Shi. Oh, sabi po nung gastroenterologist ay 1 month niyang tatry bago kami mag-heavy pa. But God willing, I will be healed. I trust the Lord. But ayan in ang, spite of all of this... Yeah, dumaan po ako dyan. May gamot po ako dyan. Ano lang, Ma'am, yan? Yung tubig na pH, mataas ang pH. 9.7 lang po ang tubig. You should have pantroposol. Alkaline water lang po yan, Ma'am. Anyway, pag-pray natin kay Lord dyan. Oh, thank you po. So ulit, perseverance, your fruit of the Spirit shall never be a complete one unless you are persevering. Magtiyaga, dumaan sa pagsubok ng may katiyagaan. That is it. Hindi yung passive lang. Eh, wala naman ako magagawa eh. Di ko may sakit, di may sakit. No. You step on your faith. You go to a doctor. Amen. That is your step of faith. And you trust the Lord. Ano man yung ibinigay sa iyo ng doktor, hindi yun ang iyong panghahawakan, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. But nevertheless, as you go through the pain, yung sakit, Lord, dadaanan ko lang to. Alam mo yung dinadaanan ko. And know your purpose. Know the purpose of your trials. Yun ang mahalaga, mga anak. Amen. Bakit ka ba dumadaan sa hirap? Problema ko sa katawan, baka kasalanan ko, tulad ko po, lagi ako nalilipasan ng gutom. Mapili ako sa pagkain. Higa agad ako after mapagod, no? So it's my fault. Hindi ito kasalanan ng Diyos na isang araw binigyan niya ako ng acid reflux. Now I am going through it, learning through the pain, and thanking the Lord kasi maaga pa na-discovery ko, no? So kaya ko humakpa. So ulitin ko po, when we are under trials, huwag mong isipin malupit ang Diyos. It is part of His love that we are disciplined. It is part of His love that He is teaching us lessons na magagamit natin sa ating buhay. Amen. Continue to thank the Lord for these trials. It can shape you. It can strengthen you. It can make you a better person. And He will not leave you there. Hindi ka dadalhin ng Lord sa gitna ng dagat at iiwan ka. Amen. You must remember that. Kailangan mo lang pagtiyagaan gumaod. Pagtiyagaan mo yung bangka mo kahit mahirap siyang isagwan. Dahil at the end of the day, darating ka sa pangpang where the Lord destined you to be. Amen. So sana po ay may napulot ang aking mga mahal na anak sa iRadio. Let us po persevere with joy. With joy. Okay lang to. Wala kaming ulam ngayon. Pero meron kaming kanin. Thank you, Lord. Thank yes you sa hanap buhay ng asawa ko. Kahit maliit ang kita, parehas naman. I worship you, Lord. Thank you, Lord, na kahit nagkasakit si Zion, unti-unti nakikita ko yung pagkilos mo yes sa kanyang katawan. Praise you, God. I thank you, Lord, sa buhay ni Noah. I worship you. Kahit nakita ko pang halos, wala nang remedyo, pero ipinakita mo pa rin na sa katiyagaan, pananalangin at pananampalataya, ikaw ang kumilos. Then, if you partake in the sufferings of Christ, we shall partake of His glory. Lagi niyo pong tatandaan yon. Yung sufferings, panlupa lang yan. Yes. In heaven, wala na doon. Hallelujah. So hayaan na natin dumaan yung sufferings na yan. Tawanan lang natin at ibigay sa Diyos ang paniniwala at pananampalataya. And let us look forward
Let us focus on the glory that belongs to us. Amen. Amen. Thank you very much. I love you, iRadio. I love you too, Mami Flosser. Ingat po. Yeah. Maglalakad ako hanggang doon sa sakayan. Yeah. Sige po, Mami. Pauwi na po kayo. Yeah, na. God bless you. Hello, Sifag. Nanay will be there. Help me clean the church. Oh. Okay. I love you. Po, thank you, Papchi. Thank you, Mami. Mamshi. Bye-bye. Thank you. Opo, I will. I will. Okay. Ayan, Mami Flosser, oh, tingnan mo naman, you. Bumaba pa ng jeep. I know. Para nang mag-share dahil hindi nga available si Pastor James dahil nagkaroon ng emergency. Po siya. But you know, alam po niyo guys, yung sinasabi ni Mami Flosser na kung meron tayong mga karamdaman regarding sa ating kalusugan, ano, and wag nating, siyempre nakakatakot ang mamatay. Even si Jesus noong the time when he was on, alam, nasa garden siya, nagpe-pray siya doon sa Father na yung sasapitin niya na crucifixion niya. Natakot din siya bilang isang tao, no? Meron din siyang fear that time. Pero sinalo niya ito, niyakap niya yung kanyang takot dahil ito ay pinapagawa sa kanya ng Panginoon, ng Ama. But anyway, in our sa sitwasyon naman natin, dumarating tayo sa mga matitinding problema. Maaring pinansyal or madalas kasi sa atin, lalo sa mga ating kababayan sa Pilipinas, yung financial problem, health issues, yan. Relationship issues, yan. Yan mga madalas natin pinoproblema dyan. But no matter what, think about this. Sabihin nyo na sa isip nyo, matatapos din to, lilipas din ito. Wala naman forever, di ba? Buhay nga natin, hindi naman forever. Eh, lalo pa yung mga problema natin, hindi magtatagal din yan. Maaring ang ending yan ay hindi maganda, pero matatapos pa rin yan. Give it to the hands of the Lord. Ibigay natin sa Panginoon kung walang-wala ka na talagang ibang paraan na magagawa. May isa pang Diyos. May isang Diyos na siya ang nakakaalam ng solusyon kung ano yung the best natin. Maring hindi niya sasagutin ngayon yung inyong mga kahilingan, yung ating mga prayer request natin. But eventually, darating din ang oras, sasagutin din niya. One of you guys, isa sa inyo, sa atin, na nakaranas siguro na humiling tayo, na nalangin tayo ng matinding panalangin sa Diyos, na hinihiling natin sa Kanya, Lord, gusto kong malagpasan tong problemang ito, malagpasan ko lang ito, marami pa tayong condition na binibigay. But eventually, pagkatapos niya ito, dumating ang oras na sinagot din ng Panginoon. Minsan, hindi ka pa humihiling eh. Binibigay na sa atin ng Panginoon yung solusyon. Hindi ba? So, amen ba tayo dyan? Yung mga nakaka-experience ng ganito, pasalamatan natin ng Panginoon. It's not always na dadanas tayo ng pagsubok sa buhay. Dumarating din na merong solusyon ng buhay natin na nagkakaroon ng kasagutan. At kapag nasagot naman ang inyong mga hinihiling, ang inyong mga prayers, ibalik natin ang pasasalamat sa Diyos na may gawa ng lahat. Diba? Dahil walang imposible naman sa Kanya. At pag pinakitaan tayo ng Diyos ng isang solusyon, mangyayari uli, uulitin pa rin niya sa atin ang ginawa niyang kabutihan. Kaya, guys, continue pa rin ang ating pagditiwala sa Kanya. Alam ko, dinadanas ninyo, sabihin ninyo, ay, wala, hindi dumarating ang mga, hindi nagkakaroon ng answer yung mga prayer ko eh, wala. Hintayin niyo yan, one of these days, darating din yan. Sabi nga eh, God's delay to your prayers. Mm. Are not denial. We just have to wait. Katulad nyo, katulad ko, it took me years bago sinagot ng Panginoon ang panalangin ko. Kasi ano yan eh, in spite of those trials, continue lang ang buhay. Ano, basta sabi nga eh, maging ano ka lang eh, ano ba yung sabi dito, yung in spite ng mga difficulties sa buhay, ano yun, continue mo lang ang buhay. There should be joy in your heart. There should be hope. Kasi alam natin na si Lord is a God of hope, God of love, God of order. God of order, God of everything. Mm-hmm. So, yun ang pinanindigan ko. God of provider. It took me years, but God is good. Mm-hmm. God is really good. Ayun. Mm-hmm. So, maraming salamat po kay Pastora.
kay Rejoice at kay Rachel. Yes. At sa inyo lahat na nag-ano sila dito, nagbibigay sila ng mga insights nila. Maraming salamat po. At andyan din si Eka. Si Pugs, hindi daw siya makasagot kanina kasi nandun ang amo niya. Yeah, we understand. It's okay. Next walang time. Problema. Oo. Oh, nasa ibang bansa pala siya. Pero, interesado ako rito kay Pugs kasi yung kanyang, meron siyang gustong ibigay na testimony niya. Siguro next pero time. Pero limited lang yung kanyang kasi dahil dyan nga yung oras siguro niya. Siguro kung yung time niya na siya lang mag-isa, yun, pwede siguro niyang ibabahagi sa atin. Imagine mo, nakaraos tayo kahit pa paano. No? Oo, hindi kahit pa paano na nangang. Siguro talagang, it's God's will na nagkaroon ng emergency na lakad si Pastor James para ito ay ma-open sa public yung pagbibigay ng sharing ng bawat isa. Pero we'll pray kung ano man yung emergency ni Pastor James na sana okay, na wala namang masama nangyari or anything. I think naman siguro. Siguro. Pero okay. Tayo ay magpapaalam na. Again, yes. Guys, thank you. Banggitin ko muna si Emma Salas Arenas. Yes, LA at saka yung mga nagbigay po ng stars mga kanina. Stars, salamat po salamat sa inyo. Naku. Iniipon yan ni Rejoice. Babalik lang din yan po sa inyo yung siksik diglig. Yes. Umaapaw. Kaya, thank you sa mga stars na yan. At malaking maitutulong yan sa ating mga manonood in the future. Ipon-iponin po natin yan at ibabalik po natin sa inyong lahat dyan. Amen. Alright? Tayo magpaalam na at kaunting ingat po sa atin na yung siyempre yung mga lakad-lakad po natin ngayong undas ay ingat po tayo dahil alam po ninyo napakahirap sumakay ngayon ng mga biyahe. So ingatan po natin yung ating mga mahal sa buhay at saka yung mga gamit-gamit. Mga bata huwag na sanang isama, no? Dapat yung mga bata siguro kung maaari huwag na isama yung mga maliliit para hindi ay pagpunta sa cemetery. I guess very old, order how do you say this? It is being taken care of ng bawat city. Mm-mm. Yung pagpunta sa loob na cemetery. Let's pray siguro bago tayo magpaalam. Pray tayo. Okay. So Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ginabayan niyo kami, sinamahan niyo kami sa araw yes, na ito, Lord. Thank you so much, Lord. Wala kaming may bibigay na anuman na kapalit ng ginagawa mo sa amin, kundi yes, kami po ay magpapasalamat sa iyo parati, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan ninyo. Salamat po sa kabutihan ninyo. Salamat po sa awa at sa mga biyayang binibigay niyo po sa amin sa araw-araw na nakakaraos kami sa aming gawain sa araw-araw. Protection sa aming pamilya, sa aming buhay, sa aming kalusugan, Panginoon. Marami po kaming dapat ipasalamat. Panginoon, patawarin niyo kami dahil madalas kami nagkakasala. Madalas kami nakakaisip ng hindi maganda sa kapwa namin, Panginoon. Baguhin niyo po ang mali naming gawain na ito. Yes, ituwid niyo po ang aming mga isipan nang sa ganon kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Panginoon, humingi po kami sa inyo ng tulong sa mga problema po namin dinaranas sa araw-araw, problema po namin sa mga gastusin sa araw-araw, problema po namin sa mga gawain namin sa trabaho, sa relasyon namin sa aming mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, Lord, ang aming kalusugan. Lord, kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible po sa inyo, na kayo po ang nakakaalam na mangyayari sa aming buhay. Ibinibigay po namin sa inyo ang pagtitiwala sa aming buhay na Panginoon, na kayo po ang may control ng lahat. Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw-araw na ginagawa namin. Dakila ang inyong pangalan, purihin ang inyong pangalan, Panginoong Jesus. Ito po'y dinadalangin namin sa inyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. And ingat po, and God bless po sa inyong lahat. Enjoy your lunch. Thank you. Bye-bye. Love Bye. You guys. Good night. Yeah.
Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.